Hi guys! Alam niyo po yung listahan ng mga fake news peddlers. Kahit hindi naman yun inilabas, kung maalala niyo po, yun din ay na-share ng isang dating ABS-CBN reporter. At syempre, dahil kilala yung reporter na yun, ay talagang may mga nag-aray at nagbabanta na kasuhan si Chari Villa. Nakakatawa. Kahit hindi yun inilabas yung listahan na yon, marami na rin sa ating mga Filipinos ang alam kung sino sila. Alam natin kung ano yung intensyon ng kanilang mga blog, ng kanilang mga contents. Kakaiba rin. At sa tingin ko, lalong dadami itong mga ganito. Dahil nakita nila yung pattern na, ay, mas mabilis. Dumami ang subscribers, pag puro kawalanghiyaan, paninira, pag-iimbento ng mga kwento or istorya para siraan ang kabilang kampo, lalo na si VP Lenny, at talagang hindi titigil etong mga ito. So tayo ba ay titigil? Hindi rin. At nakakatuwa na napakarami na rin nagsusulputan ng mga YouTubers, mga bloggers, na ang intensyon ay ipaglaban ang katotohanan. Di ba? Nakita kasi nila yung pattern. Napakabilis umangat. Napakabilis dumami ng subscribers at syempre ng views. Kung talagang si VP Lenny pa rin ang target nila. Nakakalungkot. Pero totoo yun. Kung titignan niyo po sa YouTube, dahil syempre ako ay nag-open ng YouTube app at nakikita ko talaga. Kahit yung mga kilalang personality sa kabila, alam niyo po, meron silang mga YouTube channel. Okay? Marami sa kanila ang may mga YouTube channel na hindi naman or hindi alam ng karamihan sa atin na pagmamayari pala itong channel na ito ni Ganire. So, yun yung sinasabi ko na talagang walang accountability. Diba? Na ang mere intention ay para iangat yung kanila at ibagsak yung kabila. Ay ba hindi tayo papayag niyan? Nagpapasalamat tayo sa napakaraming nagsusulputan na rin ng mga YouTubers na matatawag natin kakamping talaga. Pero ang main goal ay talaga pong labanan ang disinformation. So, sana sa mga naandito, wag po tayong magsawa na i-share ang mga YouTuber. I-subscribe. Panuurin ang kanilang mga vlogs. Diba? Ng mga kakamping vloggers and their YouTubers. Totoo yun. Ito yung paraan para masawata yung kasinungalingan sa social media. Okay, kung babalikan natin, hindi lang naman mga fake news talaga ang hilig nila, lalo na yung mga nasa listahan. Yung iba kasi naglulusot or hahanap pa yan ng lusot. Nasaan ang fake news sa mga pinost ko? Abay, malay ko sa'yo. Diba? Paano ka napasama dyan? Pero kung titignan natin, totoo yun. Hindi lang po talaga fake news ang kanilang content. Minsan, may mga post itong mga to sa kabila na kung titignan natin, hindi naman talaga fake news. Pero ang intensyon ay malisyoso. Mahilig silang gumawa at mag-post ng mga malisyosong statement. Nasigurado tayo na ang intensyon ay magpakalat ng disagreement sa mga Filipinos. Hay nako. Anyway, tulad po nito, talagang angat buhay na siya. Kakarating lang galing New York City ngayon sa Isla de Balisen naman. So kung titignan nyo, hindi naman siya talaga fake news dahil totoong nangyari. Totoong angat buhay din si VP Lenny. Diba? At ang dami niyang pinaangat ang buhay. Pero kasi, ang intensyon ng post na ito ay napakamalisyoso po talaga. Dahil kung titignan nyo po yung mga komento, talagang napakaraming nalalason. Napakarami pong komento na mapanira. So, etong mga ganitong content creator, yung mga ganitong blogger ko, no,
Alam niyo po, bukod kay VP Lenny at sa kampo natin, ginagamit nila yung mga followers nila, mga viewers nila, para sila yung mag-inflict, diba, ng disagreement, ng hate. Sila yung magpapakalat ng hate sa tinutukoy na tao na itong mga ganitong post. Kakagigil din, ano ha? Pero huwag tayong mag-alala. Lahat naman to talaga ay may katapusan. So dito sa post na to, katulad na itong, kung babasahin natin yung post ha, talagang angat buhay na siya. Wala talagang fake news dyan. Kakarating lang, galing New York, ngayon sa Isla de Balise naman. Walang fake news, hindi po talaga fake news. Pero if you go through all the comments, laganap, puro hate ang naandon. So eto nga, ganitong post, ulitin ko lang, may malisyosong intensyon. Duwag patay yung mga taong nagpo-post ng ganito. Diba? Ba't hindi mo diretsahin? Ba't hindi mo i-post kung ano yung intention mo talaga? Hindi yung manggagaling sa mga followers at mga nag-comments kung ano yung gusto mong ipahiwatig, kung ano yung gusto mong i-inflict sa social media. Kakaiba rin. Katulad ng isang komento, magpapasarap sa tax ng mamamayang Pilipino. Ito ay komento dito ah. See, kung ano yung mga komento, kakaiba po talaga. Puro hate. Mabuti na lang at hindi ka nanalo, referring to VP Lenny. Kung hindi, another version ka ni Tobacco Man, si Ramos. Pasyal-pasyal lang ang ginagawa. Tignan niyo po kung ano yung mga result ng ganitong statement at post. Playing safe. Pero saan ang gagaling yung 'di ba, yung pagbuo, yung pag-spread ng divisiveness and disagreement. Doon mismo sa comment section makikita niyo yung mga follower niya mismo. Buti na lang may mga tao talagang naandyan at ipagtatanggol. So tayo po ay huwag magsawa na ilabas ang katotohanan. Pag may mga ganitong komento, huwag nating awayin. Pahiyain natin kung ano yung totoo. Ipahiya natin ng katotohanan. Masakit sa kanila yon. Karamihan naman sa mga ganitong nagkokomento, bulag na lang yung mga yan. Nalason talaga. Totoo yon. So, ito yung sagot ng isa nating kababayan na napakaganda. Aha, ang sabi niya dito, vacation in New York? Sigurado ka? Sariling pera, mayroon namang sweldo as VP ang ginamit sa economy tickets. Walang mga private jet. Wala bang karapatan na mag-vacation? Totoo yon. May leave naman tayo, ba? Diba? So, etong mga kilos talaga ni VP Lenny, ay sigurado tayo na minamatsyagan ng lahat sa kanila. Dahil dyan sila kumikita. Kakahiya, no? Nakakadiri. Aha. Bakit daw si Robin Padilla nagbakasyon sa Spain? Totoo naman. Ay bakit walang issue? Eh kasi pag si Robin siguro ang kanilang tinarget, finiture, sino pa kasi ang interesado? Wala na. Diba? Hindi nyo tinitira, sabi nung nagkomento. At ang nag-private jet na lumipad sa Australia, hindi nyo rin tinitira. Ang economy passenger ang tinitira nyo. At ang balisen, sino ba ang unang nagpunta doon na naka-private jet? At imbitado si VP Lenny, hindi siya nag-organize at nagbayad ng sariling event. Imbitado nga naman. So, katulad nung sinasabi ko dati, sa mga taga-kabila, mahirap po ba talagang alamin ngayon kung ano yung totoo sa hindi? Talaga lang. Bakit po hirap na hirap tayo? Okay, so yung mga ganitong post, katulad nga talaga na ito, akala nyo yung mga fake news lang ang pinapakalat nyo. You can be playing safe at times, yung mga taga-kabila. At ganito lang ang ipopost. Pero napakamalisyoso. Kung titignan mo nga, ito pa yung mas lalong lumalason sa napakarami nating kababayan. Lason talaga sa isip at utak nila. Sila na mismo yung nagbibigay ng opinion, yung mga nagkokomento.
at nagpapahayag ng hate. Kahit yung post ay kung titignan natin, hindi naman talaga fake news. Anyway, maraming salamat sa mga kakampink. Pagpapatuloy natin to, lalaban po talaga tayo. Ang hawak natin ay katotohanan at hindi tayo matatakot. Have a good day.